Ano bang mga process, Kuya Mark? O ano ang procedure sa pagpa-file ng nullity of marriage kung ang grounds na gagamitin ay psychological incapacity? First, you go to your lawyer. Sabihin mo yung tinatawag mo na love life mo. Sabihin mo lahat sa lawyer. May free therapist ka agad, no? Mag-confess agad. Yes, i-confess mo sa abogado. Lahat. Kung paano lahat, ka umibig, paano ka inibig, aray, paano ka nasaktan. Yan, lahat. Sabihin mo yan sa lawyer mo. Then yung lawyer, gagawa yan ng summary ng kaso mo. Then minsan, ang lawyer refer ka sa isang psychologist. Of course, hindi naman mandatory, but in practice, may mga psychologist talaga. Mm-mm. Then, hindi ka lang mag-testify, ang lawyer mo mag-require ng isang witness na mag-collaborate sa testimony mo. Then, gagawa ang lawyer ng petition, but under the new rules, hindi lang petition. Pag-file kasi ng annulment of marriage, hindi lang petition i-file mo. Dati petition, okay na yun. But ngayon, under the new rules, under 2019 rules, petition, isubmit mo pa yung judicial affidavit ng mga witnesses mo, yung psychological report, kailangan nak-attach na lahat yun bago i-file ang petition sa court. So that's why, ang pag-file ng petition sa court before, after nag-usap kayo ng abogado, 1 week, 2 weeks, pwede mag-file na. But ngayon, maybe after a month na, maka-file ang petition because mag-prepare pa ng petition, mag-prepare pa ng judicial affidavit of all the witnesses, mag-prepare pa ng psychological report, mag-prepare pa ng tinatawag na barangay certificate to prove that you are a resident in that place within 6 months before the filing of the petition. Mahal ba yan, Kuya Mark? Pag psychological, kasi kailangan mo ng ano, di ba? So, depende kasi yan talaga. Yes, yes. Mahal? Yeah, mahal. Depende sa presyo. Depende kung ano mahal sa'yo. Oo, depende sa bulsa mo yan. Kasi minsan, ang 100,000 sa isang tao, mura. But ang 100,000 sa ibang tao, mahal. So, hindi iba tatawag ng mahal kasi depende yan sa kliyente. And depende din yan sa abogadong kukunin mo. May abogadong sobrang mahal sumingil, may abogado na tama-tama lang. Then mayroon ding psychologist na mahal sumingil, may mga ganon. So, depende sa facts ng kaso. Pero, siguro, tip lang magagalit sa akin mga abogado dito. Meron kasi mga IBP fees, di ba? Like sa Davao, merong ano yan, minimum na fees na dapat charge. So, means, pag malaman mo, alam mo, ito yung minimum ni attorney. Lahat ng mga attorney dyan. So, usually, kunyari, magta-times 2 ka, diba? So, sasabihin, pwede mo sabihin, attorney, di ba yung minimum nyo, ganito? But then, ito nga, sinasabi ni Kuya Mark, yung explanation. Kaya siya nagmamahal, tumataas yung presyo than the minimum. Dahil nga, ipre-prepare pa yan yung judicial affidavit. Mag-interview pa yan ng mga witness. Tapos kakausapin din yan yung sa mga psychologists. Oh, tama, ang dami-dami mga aspeto din ginagawa po yung mga abogado. Oh. So, kahit may minimum po yon, marami pong preparation at saka hours put into that po. Ganun yan. At saka, hindi ba tutumbasan ng efforts ng mga abogado? Attorney Migs. Kung nakalaya ka naman, ano bang pressure ilalagay mo sa pressure na 200,000, 300,000 is very cheap pag proud freedom ang pinag-usapan. Naka-move on ka na sa sawing pag-ibig mo before. So, iba pa rin yung hindi mo matumbasan ng kwarta ang happiness ng isang tao. Bagay. Diba? Si Vanessa Reyes, may tanong. Good morning po, ma'am, sir. Ask ko po, ano po ba ang gagawin ko? Bale, sa unang asawa ko, nakasal kami, pero underage pa kami that time. Tapos nakiwalay kami after 4 years. Tapos kapag asawa ulit ako at ikinasal na ulit sa judge, pero lahat legit ang kasal. Void po ba ang unang kasal ko? Salamat. Void yung unang kasal mo. Yes. Ang second na kasal mo, possibly din maging void yan. Eh. In the very first place, sabi ng batas, very clear yung nakalagay pa sa family code. For purposes of remarriage, yes, kailangan mo na mag-file ng petition for the declaration of nullity of your first marriage. Yes. Hindi lang mag-file ng petition of the declaration of the nullity of your first marriage. Pag may decision na, kailangan yan ipa-registered sa local civil registry. Kasi kung nagpakasal ka ng pangalawa, then hindi pa na-registered yung decision ng nullity of marriage mo of your first marriage, yung second marriage mo maging voided. Oh. Bigamos. So, ibig sabihin, hindi yan pwedeng, may grounds po ako na void na dahil nga hindi pa ako 18 noon. Hindi po automatic yun. Yes, sa batas natin, void siya. Pero may proseso po na sinabi nga ni Attorney Mark, ni Kuya Mark, na kailangan i-file yon, kailangan i-register ang final decision ng court na void ab initio siya para makonsider sa mata ng batas natin na void talaga po yun.
bago kayo magpakasal. Malaman mo na registered na yung first annulment mo kasi kumuha ka ng marriage contract mo sa first marriage mo. Naka-annotate yun sa gilid. Nakalagay doon na pursuant to the decision of the regional trial court of blah, 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 na-annul na yung kasal nito. Nakalagay yun, naka-annotate yun. Sa Senomar ba, Kuya Mark? Lumalabas yan. Lumalabas yan. Sa Senomar at saka sa marriage contract. Nakalagay doon na may annotation sa gilid ng marriage contract mo, then sa Senomar nakalagay din doon na annul na yung first marriage mo. Kaya nga bago kayo magpakasal, bago nga kayo mag-date, habang first date po, palabas nyo na po yung Senomar nyo. Ganun ba yung number one requirement? Dapat ganun na. Dang. Para hindi na po kayo mag-aksaya ng panahon. Kailangan Senomar. Diba? Ito, Senomar ko. Pakita mo muna yung Senomar mo. Yan po yung first date natin. Okay na. Para resume lang yan. Para may assurance. Diba? Assured. Si Juyong Kim, good morning MJ, Attorney Migs, Attorney Mark. Ask ko lang po, Attorney, kung ang mag-asawa po ba na 10 years nang hiwalay, tapos yung babae nagkaanak na sa ibang lalaki, valid reason po ba yun na mag-file daw sila ng annulment? Mag-file ng annulment si Guy. Salamat po. Pwede. Gawas yan. Yun ang tinatawag na mag-file ka ng annulment of marriage based on psychological incapacity. Yung asawa mo based on psychological, sa tingin ko, that's yung asawa mo is a antisocial personality disorder because she has a criminal behavior. Bakit? Asawa kayo, tapos nagpagpabunti sa iba na may kasal pa kayo. So, antisocial ang tawag doon. So, maybe, or narcissistic personality disorder. But kailangan, you need to go to the psychologist para to prove that may psychological problem yung asawa mo. But ang pinakamaganda kung mag-file ka ng petition, hindi ka pwede iba sa kaso na criminal case. In criminal case, defensive ka. Kung dinimanda mo, defensive ka. Ang dinimanda mo yung accused, ikaw defensive ka. Yun ang criminal case. But in annulment, kailangan, hindi pwede hugas kamay. Kailangan aminin mo din na may pagkukulang ka. Mas maganda kang mag-file ka ng annulment based on psychologically incapacity of both parties, meaning the husband and the wife are psychologically incapacitated to comply the essential marital obligation of parents. Mas mabilis ma-approve yan kaysa isang party lang ang psychologically incapacitated. Hindi mo pwede sabihin na yung asawa ko irresponsible, babaero, lasingero, ako mabait, ako very responsible. Huwag ganyan. Hindi ito magpaganda ka ng image mo as a wife. If you want to nullify your marriage, aminin mo din na may pagkukulang ka. Ang asawa mo may problema, ikaw din may problema, ma-approve yung annulment mo. Nahirapan lang tayo doon kasi minsan mga tao hindi nila aminin may sala sila, diba? Gusto ko lang din i-make sure ha na kahit nga ganun at mas madali nga po, meron din tayong konsepto ng collusion. So, titingnan din po ng court ito kung pinag-usapan nyo at pareho kayo nagsabot, kumbaga, pareho tayo may liki, ha? Pareho tayo may psychological incapacity. That's the word, liki. Diba, liki? Na pareho tayo may psychological incapacity. Tapos, ipakita na lang natin para mapabilis. Pag nakita yan ng court, ibig sabihin collusion yan, hindi po ito pwede at hindi po maipatutupad po yan. Kailangan the court will decide based on the evidence and based on law, not based on the agreement of the parties. So kailangan mag-file ka ng annulment based on psychological incapacity. Kailangan, based on paper, wala talagang proof na nagkasundo kayong dalawa. Sabihin mo lang na may problema ka, tapos yung asawa mo may problema, and the psychologist will make a report that kayong dalawa ang may psychological problem, and mas mabilis ma-approve yung annulment mo. Baka naman ay may subtle na collusion, Kong Migs, Kuya Mark. Basta, pwede. Hindi naman mahalata. Hindi naman matatawag na indirect collusion yan. Kasi the psychologist will testify based on his expertise, based on the science of psychology, hindi naman based on the agreement of the parties. Saka makikita mo naman yan kahit na mag-jowa, di ba? Ma-observe mo pa lang yung dalawang hindi nagkakasundo. Makikita, hindi mo na kailangan maging psychologist para makita mo, nag-aaway na naman to, naku. Diba? Mga ganyan. Because the judge will decide based on the totality of evidence. Hindi lang based yan sa sinasabi ng psychologist. Nako, mga pangaganyang kaso kayo, Mark, based on experience, Kong Migs, Attorney Migs, mga ilang buwan yan? Walang buwan sa mga ganyang kaso. Maybe before, nung konti na nag-file, maybe 8 months, 9 months, dati. But ngayon, 2 to 3 years. Sa dami na ka-file ng annulment. Daming sawi ng pag-ibig sa Pilipinas. Pero minsan din mabilis. Depende talaga yan. Minsan mabilis, but dati. Kaya sa dami nagpa-file, for example, in one case, in one court here in Metro Manila, isang court, 500 cases, 1,000 cases ang in-handle niya. It means, maraming gustong umalis. It means, when I was still in the office of the Solicitor General,
ang pending na annulment in the Philippines that was 12 years ago, nasa mga 15,000. Pending? Pending. 15,000. Before, but ngayon, I'm sure times 3. Times 3 ang nakafile ng annulment kasi maraming sawi ng, sa pag-ibig ang mga Pilipino. And mostly OFW. Mostly OFW ang nakafile ng annulment. Eh, syempre, marami ang mga ano din, Kuya Mark, pagkukulang ng bawat isa, di ba? Mahirap siya naman kasi hindi sila nagsasama. Tsaka, yung ko nai-inlove minsan abroad or kahit yun, umalis. May asawa sa Pilipinas, tapos doon may kasamang ibang maganda. So, nagka-inlovean doon. So, maybe, that's why. Or kahit yung mga naiiwan dito, di ba? Biglang, hindi ko alam, bakit magayon yung mga pag-ibig. May mga tanong kasi na ang puso mo lang magsagot. Ayan.